Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po! Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol doon sa 10 masasabing pinaka-common na mga problema ng mga nagkakaedad. Ito yung mga sakit na masasabi nating chronic condition kung saan ito'y maaaring habang buhay na sakit ng mga senior citizen. So, what are the 10 most common chronic conditions in older adults? Yan ang ating pag-usapan. Pero yung iba sa inyo dyan, baka naman hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Mag-subscribe na po kayo at i-click nyo na rin po yung notification bell. At pag nagustuhan nyo yung aking lecture, huwag nyo kalimutan mag-iHeartGSK dyan sa comment box. Okay? So, umpisa na po natin ating paliwanagan. Marami po ba mga senior na nakatutok ngayon? Ito pong mga sasabihin kong sakit ay pangkaraniwan. At bibigyan ko kayo ng mga masasabing tips kung paano maibsan. Maaring hindi natin matuluyang mapagaling itong mga sakit na to. Pero paano natin maibsan o mabawasan man lang yung mga paghihirap ng mga lolo at lola? So ito po yung 10. The 10 common chronic conditions for adult 65 years old. Alam niyo po ba na 80% ng mga edad 65 and above ay maaaring may isang chronic condition, 80%. Pero 68% ng mga senior citizen ay merong dalawa o higit pa na mga chronic conditions. So ano po ba itong mga pinag-uusapan natin? Yung 80% ng mga adults na 65 and above, wala naman siguro dyan na nakakaligtas sa may alta presyon, may diabetes, o kaya may arthritis. Yang tatlong yan ay masasabi natin na umiikot-ikot yan sa mga senior citizen. Pero 68% ay dalawa o higit pa. Ay magminalas-malas nga naman. Mataas na yung blood pressure. Mataas pa yung blood sugar. Andiyan pang may chronic obstructive pulmonary disease o mga sakit na may kinalaman sa baga. Nandiyan na yung nagkakaroon ng Alzheimer, dementia at ano-ano pa. So yan ang tatalakayin natin. Itong mga sakit na to ay maaaring sabihin natin na wala yata makakaiwas eh. Kasi ang mga dahilan nito, unang-una edad. Habang nagkakaedad, di maiwasan may mga sakit na dala ng nagkakaedad. Pangalawa ay yung mga family genetics o kaya yung family history ng sakit. Pangatlo, gender. May mga sakit na pangkaraniwan pang lalaki at meron din naman mga pang para sa mga kababaihan. Eh paano ba natin mababago yan? So, nearly impossible po na habang nagkakaedad, di natin maiwasan yan. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na chronic disease statistics. Okay. Ngayon, ano po ba yung 10 na sakit na masasabing madalas natin marinig? Unang-una dyan yung hypertension. 58% ng mga senior citizen, ibig sabihin sa 100 na senior citizen, 58% o 58 out of 100 ay maaring may problema sa mataas na blood pressure. Sumunod dyan yung high cholesterol. 47% ng mga senior citizen ay may high cholesterol. Followed by arthritis, ischemic coronary artery disease o mga problema sa valvula sa puso o problema sa mga ugat sa puso. 27% ng senior citizen ay may diabetes. So ibig sabihin 27 out of 100 malamang mataas ang blood sugar. At yan na po yung mga sumusunod. Chronic kidney disease, yung mga may mataas ang creatinine, yung mga sinasabing kandidato for dialysis, at iba pa. Heart failure, 14%. Depression, 14%. Alzheimer's disease o dementia, nagiging ulyanin, makakalimutin. 11% ng mga senior citizen may ganyang problema. At obstructive pulmonary disease, yung tinatawag na emphysema o kaya chronic bronchitis, ay pumapalo ng 11%. So kung mapapansin nyo, nandun sa mataas na bilang yung hypertension, high cholesterol, diabetes, arthritis at mga sakit sa puso. Ngayon,
Isa-isayin natin yan. Since pinag-uusapan natin ay mga common na sakit ng mga nagkakaedad o chronic conditions o habang buhay na dala nyo na yung sakit na yan, yung hypertension ay madaling kontrolin kung tutuusin sa pamamagitan ng mga gamot. Pwedeng makontrol ang blood pressure at maiwasan natin mga posibleng complication tulad ng heart attack o kaya stroke. Pero pagdating sa hypertension, karamihan pa rin ng mga pasyente na minamalas-malas, eh kadalasan umiinom na ng maintenance na gamot. So, ang ibig sabihin, may mga problema ang mga senior citizen pagdating sa kanilang una, timbang. Pangalawa, yung kanilang stress sa pang-araw-araw. Pangatlo, yung kanilang mga kinakain na maaalat o mamantika o pag-inom ng alak. At pang-apat, kakulangan ng ehersisyo. At yung iba, masasabi natin majority, hindi po sila nagpapacheck ng kanilang blood pressure. Marami akong pasyente na pagpunta sa klinik, kailan huling nagpacheck kayo ng blood pressure? May umiikot-ikot sa amin doon sa aming palengke. Meron, BP kayo dyan. Yun daw yung huli siya nagpacheck ng BP. So, kung tutuusin nyo, ang hypertension ay isang problema na tinatawag na chronic condition ng mga senior. Pero, kung kayo po'y nagbago ng inyong lifestyle at sumunod sa pag-inom ng inyong gamot na maintenance, maaari pong hindi tayo mabigyan ng matinding pinsala dulot ng hypertension. So, unahin natin sa timbang. Kung overweight, magbawas ng timbang. Yung pagkain, iwasan yung mga mamantika, iwasan po yung mga taba, lalo na yung taba ng mga baboy. Processed food, kasama na po dyan. Yung mga may mayonnaise, french fries, burger, cheeseburger, at kung ano-ano pa, alam nyo na pong bawal yan, di ho ba? Pag sinabing processed food, yung mga dilata. Pero nandyan na rin po yung mga tapa, langgonisa, chorizo bilbao, at marami pang iba. Hotdog, bacon, yan po'y dapat iwasan kung kayo may alta presyon. Then kung naninigarilyo, ay wala naman may dudulot na mabuti yan eh. Kung umiinom ng alak, siguro madalas natin marinig. Kung moderate, okay lang. Kasi ang alcohol sa isang banda, tumutulong magpaganda ng blood flow sa isang banda. Pero kung di naman kayo umiinom ng alak, huwag niyo umpisan ngayon sa inyong pagtanda. Di ho ba? Then mag-exercise. Yung paglalakad lang ng mga 15 to 30 minutes per day. O kaya brisk walking, 3 times a week lang. Yung naglalakad ka na para may hinahabol ka. Pwede naman po yung stretching exercises. Wala naman pong masamang idudulot yung pag-unat-unat natin, di ho ba? Kung stationary bike, pwede rin po. Treadmill, optional. Kung kaya pa, sige, pwede naman po. Pero paano tayo magte-treadmill kung meron naman tayo masasakit na balakang, di ho ba? Then, make sure magpa-check kayo ng blood pressure regularly. Pag sinabing regularly, wag naman yung parang praning. Aba, kasi-check lang ngayon. Pagkatapos ng 30 minutos, check na naman, tas check. Hindi ho ganun. Pag sinabing regularly, maski na 3 times a week. Kung normal naman ang BP nyo kadalasan, 3 times a week, okay na yan. O kaya kung kayo talaga'y medyo taas-baba ang BP, pwede nyo i-check lang isa sa umaga, isa sa hapon. Ideally, nakaupo muna kayo ng mga 10-15 minutes, nakaupo lang. Hindi pwedeng gutom na gutom o kaya busog na busog. At kung maaari, umihi muna kayo bago kayo magpa-check ng blood pressure. At habang tinitingnan ng blood pressure nyo, sana huwag kayong daldal ng daldal. Iwasan din uminom ng kape bago magpa-check ng blood pressure dahil lalo po itong mga ito ay pwede magbago sa reading ng inyong blood pressure. Okay, so tandaan nyo yan sa hypertension. Ngayon, since nabanggit na rin natin yung high cholesterol, syempre kung ang inyong cholesterol mataas, chances mataas din ang inyong blood pressure. So, high cholesterol dapat bantayan din natin. Paano malalaman yan? Sa pamamagitan lang ng blood test. Hindi pwedeng, atansya ko mataas eh. Sa tingin ko naman normal. Wala hong ganun pagdating sa mga blood chemistry. Dapat nag-fasting, blood test kayo, at least sa cholesterol, at least 10 hours fasting ang kailangan. So, pagdating sa cholesterol, iingatan natin ano ang iingatan. Siyempre, magkaroon ng pagbabara sa ugat ng puso, yung tinatawag na ischemic heart disease o coronary artery disease na tinatawag. Dahil pag mataas ang kolesterol nyo, nag-iimbak yan sa ugat. Nagkakaroon kayo ng pagbabara. Once na nagkaroon ng plake o pagbabara yung ugat ninyo, nahirapan ngayon bumomba ang puso nyo. Maaring kapusin ang pagpasok ng dugo sa inyong puso, kaya kayo nagkakaroon ng heart attack na tinatawag.
mag-umpisa yan sa tinatawag na ischemic heart disease, yung medyo makipot lang at kapos ang pasok ng dugo. Pero pag may nalas-malas, ang susunod na dyan, heart attack o kaya infarct na tinatawag. So, ang ischemic heart disease o coronary artery disease may kinalaman sa pagkipot, pagbabara ng ugat nyo, na kakapusin ngayon ang pagpasok ng oxygen dahil ang dugo nyo ang may dala ng oxygen. So, once na kinapos na, yan na magkakaroon na kayo ng medyo shortness of breath, parang hinihinga, linahapo. Chances na magkaroon ng pamumungon ng dugo, mataas. Magkakaroon ka ngayon ng angina. Pag sinabing angina, ito po yung paninikip ng dibdib. At pag may nalas-malas, humahantong sa heart attack. Heart attack, minsan mild lang, minsan massive. Kaya may marinig kayo, ay, buhay pa, pero nagkaroon ng mild heart attack. Siguro depende kung anong ugat ang na-involve. Kung ang ugat na na-involve ay napakaliit lang o maliit na bahagi lang ng parte ng puso ang naapektuhan, ay buhay ka. Pero narinig nyo naman siguro yung massive heart attack. Unang atake, patay, nangyayari po yan. So, ang tawag na doon, pag minalas-malas, pwede ka magkaroon ng heart failure. Hindi na makabomba ang puso nyo. So, pag sinabing heart failure, may kinalaman sa pagbomba na ng puso. So, hindi pag sinabing heart failure, patay na agad, ha? Tandaan nyo po, ha? Pag sinabing heart failure, may mga pasyente ako, 5 years na siya na na-diagnose na nagkakaroon ng heart failure. So, heart failure, ibig sabihin, humihina na pagbomba ng puso. So, ito po yan. Ang heart failure ay isang kondisyon that occurs when the heart cannot adequately supply blood and oxygen to all of the organs in the body. Sa madaling salita, ang trabaho ng puso ay magbomba, ikalat ang dugo sa buong katawan. Yung dugo may dalang oxygen na mahalaga para sa normal function ng ating internal organ at ng lahat ng parte ng katawan natin na nangangailangan ng dugo. Mula sa pagtubo ng ating buhok, kailangan maganda ang daloy ng dugo hanggang sa pagtubo ng ating kuko sa paa. So alam nyo na ibig sabihin, may nakikita akong pasyente, patay ang mga kuko sa paa. Maitim yung kanyang paa. Yung bandang harap ng kanyang binti, maitim na makintab. Sige ho, silipin nyo muna yung mga binti nyo. Pag napansin nyo, ba't nangingitim yung balat ng paa ko? Tapos yung aking binti ay parang madulas, makintab, shiny, glossy, pero nangingitim. Isang indication na humihina ang inyong blood circulation. Okay, tinuro ko niya many times. Kaya yung mga lecture na ito, sana balikan nyo po yung aking mga lecture tungkol sa poor blood circulation, hypertension, high cholesterol. May lecture po ako kung inyong napanood na tungkol sa ano kaya yung mga nararamdaman o maaring senyales na mataas na ang kolesterol nyo. Balikan nyo po yon. Nandun po yung aking paliwanag pati paano magkwenta ng good cholesterol, bad cholesterol. Kasi po lahat ng mga lecture ko sa nakaraan, parang naiugnay-ugnay ko po sa mga future lecture ko. Kasi hindi naman natin pwedeng i-lecture ng paulit-ulit, di ho ba? So kinokonek-konek natin. So balikan nyo po yon. Ngayon, pag may heart failure ng isang pasyente, ito pong mararamdaman. O lolo, lola, madalas nyo ba maramdaman na madali kang mapagod ngayon kaysa dati? Napansin nyo ba na parang lutang kayo, lightheaded? Minsan pakiramdam na duduwal, minsan parang nalilito o confused, at kadalasan sa mga senior citizen, pag may heart failure, walang ganang kumain, lack of appetite. So kung meron kayong mga naramdaman na ganito, maaring hindi nyo isipin heart failure. Isipin nyo, ay pagod lang ako kasi kulang sa tulog. Ay lutang ako kasi mababa yung aking red blood cell Anemic ako O kaya nahihilo ako, o kaya confused ako. Wala lang ako sa kondisyon ngayon araw. O kaya wala akong ganang kumain kasi hindi masarap yung ulam. Pero the best prevention, sundin nyo po ang recommendation ng inyong doktor pagdating sa ina-assess kung ano yung mga dahilan na pwede ka magkaroon ng coronary artery disease at high blood. At pag nalaman natin kung ano yung mga risk factors nyo, kailangan alisin nyo. Huwag na matigas ang ulo. Dahil karamihan ng senior citizen, mas marunong ka pa sa akin. Tumanda na ako ng ganitong edad, no? Alam ko na yan. Alam nyo nga, pero ayaw ng mga mahal nyo sa buhay na nakita kayong nahihirapan. Di ba? So ngayon, pag-usapan naman natin ang diabetes. Ito,
Meron po akong complete lecture tungkol sa diabetes. Hanapin nyo po, part 1 and part 2. Doon sa part 1, tinalakay ko ano kaya yung mga posibleng dahilan bakit tumataas ang blood sugar. Nandun na rin po, binanggit ko yung mga simptomas na, aba, kung nararamdaman nyo yan, magpa-FBS na kayo. Tapos ano ba yung mga ibang test na ginagawa? Ano ba yung mga gamot? Ano yung mga posibleng side effect ng gamot? Tinalakay ko yan sa aking diabetes part 1 and part 2. Panoodin nyo po yan, no? So pagdating sa sakit na diabetes, ang unang-una siguro na kinakatakutan ng mga pasyente ay mabulag, maputulan ng paa, o kaya bumigay ang bato. Yan yung tatlong kinakatakutan. Yung kidney na tinatawag natin kidney failure, halos hindi nawawala yan kung ang isang pasyente ay may high blood sugar na uncontrolled for many years. So kung kayo po'y nag-i-insulin base sa hatol ng inyong doktor, kung kayo po'y umiinom ng mga tableta, kapsula o mga gamot para makontrol ang inyong blood sugar, itong mga gamot na to ay mahalaga para makontrol ang inyong blood sugar. Hindi lang para sa sakit na diabetes, kundi para hindi tayo magkaroon ng iba pang complication na maaaring ikatakot nyo, tulad ng pagkabulag at yung sinasabi nating kidney failure. Eh yung iba takot eh, lalo ng mga lolo, ang kinakatakutan niyan hindi yung mga kidney failure, yung erectile dysfunction. Doon sila takot. Doc, gamutin mo naman ako. Ano yung lolo? Hindi dili nakatindog ang aking utin. Yan. Pero alam nyo po ba, mas kinabigyan kita ng pampatindog kung ang inyong blood sugar ay mataas at nasira nito ang inyong blood vessel, eh hindi talaga tatayo si Manoy. Kasi ang nagpapatayo kay Manoy ay yung magandang daloy ng dugo, period. Walang buto sa buto. Tandaan niya yan, ha? Walang buto sa buto. Ang nagpapatigas yung daloy ng dugo. So, mahalaga makontrol yan. So, kung kayo po'y may diabetes at ang tigas ng ulo nyo, kinalaunan, ito na yung susunod. Magkakaroon kayo ng chronic kidney disease, CKD. So may lecture na naman ako niya, may complete lecture ako tungkol dito sa chronic kidney disease o yung mga stages of kidney disease, stage 1 hanggang stage 5. Pinaliwanag ko na po lahat yan at natutuwa ako dahil lahat ng mga nakapanood ng aking video, kung babasahin niyo yung comments, lahat halos magsasabi, simplified, easy to understand, na hindi naipaliwanag ng kanilang doktor. Ewan ko kung tama ako o... Kasi paniwala ko kasi ang mga doktor ngayon kasi sa dami ng pasyente siguro, hindi na napapaliwanag ng gusto. So, hinihikayat ko kayo ng mga may kidney problem o may diabetes o anumang sakit na nabanggit ko, hanapin nyo lang po yung aking mga video at himahimayin nyo po kung may point po yung aking mga sinasabi. So, pinaliwanag ko yung stages. Ano bang stage para, nako, maghanda-handa ka na ng dialysis. Stage 1, stage 2, stage 3, nothing to worry. Chicken, kayang-kaya. Control natin ang ating creatinine. Huwag natin pataasin para hindi na tayo humantong sa dialysis. So, panoodin nyo po yun. So, sa chronic kidney disease, diabetes at high blood pressure pa rin ang pinaka-highest risk factor. Ibig sabihin, itong dalawang to, itong mga buisit na to, diabetes, high blood pressure, ang pinakadahilan pa rin kung bakit nasisira ang inyong kidney. Ang sumunod na dahilan ay yung mataas ang uric acid. So kung mataas ang uric acid nyo palagi, may gout kayo, pwede kayo magkaroon ng bato sa bato, isa na namang dahilan yan para magkaroon ng mataas na creatinine at humina din ang inyong bato. At yung mga madalas magkaroon ng UTI. Pero itong diabetes saka high blood, kung nakontrol na natin to mga lolo at lola, chances na magkaroon pa tayo ng kidney problem, ay maaaring maiwasan natin. O, di ba? So, kusapin niyo yung doktor niyo, pag-usapan niyo, ano ba yung the best thing na gawin natin para makontrol yung ating blood sugar at ang blood pressure. Dahil kadalasan, sa ayaw sa gusto, ito yung mga sakit na habang buhay at kailangan uminom ng gamot habang buhay to control yung blood sugar and to control your blood pressure. Okay? Ngayon, yung walang kamatayan na arthritis. Ayan, nako. Palakpak nga yung mga senior citizen na may arthritis yan. Palakpak! Palakpak! Yan! Actually, masakit yung tuhod, masakit ang siko, masakit ang balakang,
masakit ang batok, masakit ang talampakan, masakit ang mga daliri. So ang arthritis po, no, pinaka-common sa senior citizen, yung tinatawag na osteoarthritis. Pinaliwanag ko na naman yan. Osteoarthritis may kinalaman sa pagkapudpod ng cartilage. Kadalasan na mga may osteoarthritis, mga kababaihan, lalo na yung mga overweight. Kadalasan nag-uumpisa to pag ang babae lalo na wala ng menstruation. Pero sa mga lalaki nangyayari din po ang osteoarthritis. Iba pa ho yung gout na may kinalaman sa pagkain. Iba pa yung rheumatoid arthritis na may kinalaman naman sa tinatawag na autoimmune disorder. So sa arthritis, the more na hindi kayo kikilos, the more na palagi niyong binebaby yung masakit na tuhod niyo at nakahiga lang o nakaupo lang kayo palagi, the more na sasakit. Yun ang masakit na katotohanan. Dok, bak gising ko, ang sakit, hindi ko may galaw tuhod ko. Pero ang gawin niyo lang po, bibigyan ko kayo ng tip. Maglagay ka ng warm compress doon sa tuhod niyong masakit. Habang kayo po'y naka-warm compress, iunat-unat niyo. Bilangan nyo lang yan ng mga 3 minuto na unat-unat habang nakalagay yung warm compress, mapapansin nyo malelesen na ang pain. Ang osteoarthritis, once na kinilos nyo na, unti-unti nababawasan ng sakit. Ang pinakamatindi, yung unang pagbangon, o kaya nakaupo ka ng matagal, nakahiga ka ng matagal, nakadikwatro ka ng matagal, abot ng mga 15-30 minutes, aba, pagising mo, o kaya paggalaw nyo, masakit na. Yan ang problema sa osteoarthritis. So keep the area warm. Isa yan sa mga mapapayo ko. At malaking bagay, yung mga tinuturo ko mga omega-3 fatty acid. Nabanggit ko yan, yung mga omega gold, mga purified fish oil, malaking tulong yan para mabawasan ng swelling. At nakakatulong siya parang magdagdag ng grasa ng buto. Okay, so sundin nyo po at panoodin nyo po yung aking osteoarthritis lecture. Ngayon, mailan-ilan porsyento, about 11% ng mga senior citizen ay meron naman tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Ang kilala dyan yung tinatawag na emphysema, saka yung tinatawag na chronic bronchitis. Itong dalawang kondisyon na to ay mga kondisyon na panghabang buhay, nakakaramdam ng paghapo, hirap huminga. Kaya may mga ilan ng mga senior citizen na palagi na may oxygen tank sa tabi nila. Palagi na lang naka-oxygen at naka-maintenance na yan ng mga pambomba. Either nebulizer o kaya yung mga puff na tinatawag or inhaler. At may mga gamot na iniinom para sa pambawas ng plema. Kasi ito yung kondisyon na talagang ang daming ginagawang plema, yung inyong baga. At yung iba nahirapang huminga dahil doon sa kapal ng plema. So yung iba umiinom ng mucolytic na tinatawag. Ito yung pampalusaw ng plema. O kaya umiinom ng mga gamot na may steroids o nag-i-inhale using steroids. So dito naman sa chronic obstructive pulmonary disease, hard to breathe, yan ang number one. Shortness of breath. Walang kamatayan na pag-ubo at medyo mabigat ang dibdib. So yung dalawang binanggit ko, yung emphysema at chronic bronchitis ay mga panghabang buhay na kondisyon. So ano ang tip ko sa inyo? Number one, make sure na malinis palagi ang inyong kapaligiran. Bawal yung may alikabok, bawal may nag-iyosi. Even po yung mga pabango, minsan yan ang nagtitrigger ng pagkatinan na lamunan at pagdami ng plema. So make sure wala rin kayong mga alaga, mga hayop. Yung mga pusa, aso, kalapate, unggoy, lahat ng mga mabalahibo, alisin nyo. Yung kortina, yung punda, yung kumot, make sure kung maaari kada linggo, ito'y napapalitan at malaking tulong yung binababad sa tubig na mainit, no? Then, make sure magandang ventilation. Sariwang hangin, kung maaari nga, nandun kayo sa mga lugar na medyo masasabing may fresh air. Okay. Mag-exercise ng regular. Deep breathing exercise, malaking may tutulong yan kasi yung paghinga nyo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Tumutulong yan para ma-expand yung baga ninyo at mas lumakas ang inyong baga. So, kailangan nyo po yan. Then, follow yung mga advice ng inyong doktor. Bawal yung ano ha, bawal ho dyan na may katabi ka na ninigarilyo. Bawal din kayo manigarilyo. So, the best way to prevent COPD,
para mapabagal natin ang paglala, kasi isang kondisyon to na habang buhay, itigil na yung sigarilyo, iwasan yung katabi nyo na ninigarilyo, yung mga secondhand smoke, mga chemical fumes, mga dust, lahat yan nakakairita ng inyong baga. Then, ano pa? Alzheimer's disease and dementia. Though, masasabing small population, may Alzheimer. Bakit small population? Sa 100 na senior citizen, hindi naman lahat magkakaroon ng Alzheimer. Pero lahat magkakaroon maaari ng dementia. Pag sinabi mong dementia, ang Alzheimer ay isang uri ng dementia. Pag sinabing dementia, medyo naglalapse ka na. Yung misong mga, minsan mga bagay-bagay na limutan mo ang tawag. Pero hindi naman nangangahulugan na may Alzheimer na kagad kayo. Siguro maski naman bata-bata may nilagay kang gamit sa isang lugar. Maya-maya, ano nga ba yun? Saan ko ba linagay yun? Diba? Nangyayari yun. Pero kadalasan sa bata-bata, maalala nyo. Mamaya-maya maalala nyo. Pero ito, pag sinabing Alzheimer, hindi ka nakilala. Ikaw asawa na 30 years, 40 years, hindi ka nakilala. Sa bagay, marami naman lalaki na hindi kilala yung asawa. 5 years pa lang kasal, di ba? Ay, teka, ibang storya po yun. So, pag pinag-usapan ng Alzheimer, nalaman ng mga Alzheimer pala, bagamat ito'y pwedeng nasa family history, no? May mga bagay na siguro napapabilis ang pagkakaroon nyo Alzheimer o dementia. Cigarette smoking. Yan. Pagkain ng sobrang mamantika, maalat. Nakaka-cause din po yan ng paghina ng memorya. So, pag Alzheimer, the condition that causes memory loss and difficulty of thinking or problem solving to the point that it interferes with everyday activity. Yan ang Alzheimer. Yung pang-araw-araw nyo ng gawain ay naapektuhan na dahil sa sobrang hina ng inyong memorya. But to the point na may mga pasyente may Alzheimer na hindi nila alam, for example, ano yung arenola, hindi nila alam saan sila iihi, saan sila dudumi, ito yung mga serious cases na ng Alzheimer na dapat talaga tutukan ng mga kamag-anak, bantayan, dahil may isang pasyente, ang hilig yata niya humawak ng posporo, magsindi. So nasabi sa akin na nagsisindi ang palagi posporo, kaya binabantay namin talagang lahat ng mga sharp object, hindi pwede niyang hawakan, yung mga pwedeng makasunog ng bahay. So ingat po kayo. Then lastly, and I would say one of the common problem ng mga senior, aminin man o hindi, ay yung pagkakaroon ng depression. Malaking bagay po ito. Para sa akin po, ang isa sa depression ng mga senior citizen ay yung feeling nila nagsosolo sila. Feeling nila yung mismong inaasahan nilang tutulong sa kanila ay tinalikuran sila. Feeling nila yung sakit nila parang walang kagalingan at palala ng palala. At nandiyan na po yung mga problema tulad sa mga gastusin, yung pagpunta nila sa mga dati nilang pinupuntahan, tulad ng pagsimba ay hindi na nila nagagawa. Lahat ito ay nagdadagdag po sa depression ng mga senior citizen. So, depression causes persistent feelings of sadness. Yung talagang sobrang lungkot, pessimistic, yung palaging parang ayoko na, gusto ko na tapusin lahat. Hopelessness, fatigue, palaging pagod ang pakiramdam. Difficulty of making decisions, changes in appetite, loss of interest in activities, and a lot more. So, ang depression ay huwag nating binabaliwala. Kung meron tayong kamag-anak, nagsasabi ng kanyang nararamdaman, huwag niyo pong baliwalain o isa tabi o ignore. Please, talk to your relatives. Talk to them. Talk to the senior. Kung sa tingin niyo na hindi ka, kumbaga, maalam pagdating sa ganitong pakikipag-usap, suggestion ko, dalhin niyo po sa isang psychiatrist. May mga tinatawag na clinical depression na kailangan po talaga ng medication. So, please, dalhin sa psychiatrist. Hindi porkit din nila sa psychiatrist, may tama o may sira ang ulo. Yan ang misconception ng mga Pilipino. Ayoko, bakit? Pwede ako pumunta sa psychiatrist. Ano ako, sira ulo? Hindi po ganun, dahil ang depression is treatable. Treatable po yan. May mga gamot na maaring ibigay. So, kung may sakit sa puso, may sakit sa atay, meron din sakit sa utak na binibigyan ng gamot para ma-balance yung chemical ng ating utak para malabanan ng depression. So, treatable po ito. At kung binigyan ng gamot, hindi po yan sinasabing na habang buhay na. Minsan, may pasyente, once na balance mo lang yung kanyang
chemistry ng brain, nag-o-okay na siya. At ang depression, huwag niyong sasabihin na normal na part ng aging. Because depression is not a normal part of aging. Hindi lahat ng tumatanda may depression. Tandaan niyo po yan. May mga pasyenteng masasaya, maski na edad nila 80, 90, 100, 150 at kung ano pa. So the biggest risk factor sa mga pinag-uusapan nating chronic condition ha, ay yung mga bagay na hindi natin makokontrol. Diba? Edad, family history, genetics, hindi mo naman mapipili lahi mo. But studies have suggested na incorporating the following habits na mga tinuro ko sa inyo mga lifestyle changes ay pwede magpabagal o even ma-prevent yung paglabas na itong mga sakit na to. So, nandyan na po yung review. Exercise. Stay active. Kailangan active kayo. Masayahin. Okay? Ang active, hindi lang yung puso, utak, lahat, physical. Matulog ng tama. Ang brain nyo, kailangan din yan. Nagpapahinga din yan. At least, kung kaya natin matulog ng 7 hours na deep sleep sa gabi, importante po yan. Ang turo ko nga sa mga pasyente ko, huwag nyo nang hangarin yung 8 hours. Para sa akin, 4-5 oras pero malalim. Yung tipong nananaginip ka. Aba, okay na po yan. And number 3, proper diet. Maski na anong sakit na binanggit ko, yung tamang pagkain ang isa sa masasabi natin malaki may tutulong para maiwasan natin lahat ng mga problemang sakit na dala na nagkakaedad. Yan po yung 10 common chronic conditions ng mga adults, mga old adults na tinatawag. So kung nagustuhan niyo po yung aking paliwanag, ano pang hinihintay niyo? I Heart GSK na. At maraming salamat sa inyong lahat sa mga talaga masasabi natin na loyal na follower ng aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga nanood at salamat din sa mga nag-i-invite na mga kamag-anak, mga kaibigan na mag-join dito, mag-subscribe din sa ating Gabay sa Kalusugan. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!